Pinuri ng Department of Justice ang mga law enforcement agencies sa pagpapatupad ng batas at paggampan sa kanilang mga tungkulin. Ito ay matapos mahuli ng mga otoridad sina Dismiss Bamban Tarlac Mayor Alice Go at Kingdom of Jesus Christ founder Apollo Quiboloy. Si Luisa Erispe sa Sentro na Balita Live. Aljos o Angelica, sunod-sunod ang huli ng gobyerno sa mga di umano'y fugitive of justice dito sa Pilipinas. Pero sabi ng Department of Justice, hindi pa tapos ang proseso ng batas sa bansa dahil ngayon pa lang magtutuloy-tuloy ang paggulong ng mga kaso at reklamo na nakabinbin laban kay KOJC leader Pastor Apollo Quiboloy at dating Bamban Tarlac Mayor Alice Guo. Kakatapos lang mahuli at maaresto ng mga otoridad si Bamban Tarlac Mayor Alice Guo na mula pa sa Indonesia noong isang linggo. Kahapon lang, hawak na rin ng mga otoridad si Kingdom of Jesus Christ leader Pastor Apollo Quiboloy. Dahil dito, ang Department of Justice pinuri ang pagpupursigi ng law enforcement agencies para lang mapatupad ang batas at magampanan ng kanilang tungkulin. Pero sabi din ni SOJ, Jesus Crispin Remulla, ngayong hawak na ng mga otoridad si Quiboloy, nakikita nila na posibleng maghain naman ng extradition request ng Estados Unidos para sa kanya. Sabi lang dito ng DOJ, dapat tapusin muna niya ang mga kaso dito sa bansa bago tumugon sa mga kaso sa ibang bansa. Makikipag-usap naman anya si Remulla kay Executive Secretary Lucas Bersamin hinggil dito. He should face the music here. Especially na pinahirapan niya yung mga pulis na hanapin siya. We will go through the process properly. But syempre, ang priority natin, Philippine justice system. That's our priority. Sabi naman ni Remulla, sa kaso ni Quiboloy, hihiling sila sa Korte Suprema na wag nang payagan ang delaying tactics umano ng kampo ng pastor. At para naman sa nagsampa ng kaso o reklamo na di umano'y nakakaranas ngayon ng pangaharas sa social media, posible umanong ilagay siya sa witness protection program. Samantala, Angelique, kung si Quiboloy huli na at haharapin na ang mga kasong nakabimbin sa kanya, pagdating naman kay Alice Guo, gustong maliwanagan ng DOJ kung dapat bang sa Tarlac talaga na isampa ang kaso laban sa sinibak na alkalde dahil lumalabas umano na salary grade 30 si Guo at sakop dapat siya ng Sandigan Bayan o Ombudsman kaya ito ang kaklaruhin nila. May problema rin kasi yung kasong final sa Tarlac eh. Kasi parang nagkamali yata yung mga prosecutors ng Ombudsman i-file yan sa Tarlac kasi salary grade 30 si Alice Guo and 26 and above dapat sa ombudsman niya. Sa nakabinbin namang reklamong qualified human trafficking laban kay Guo sa DOJ, sabi dito ni Remulla, malapit na rin umano itong maglabas ng resolusyon hinggil dito. Pero kung paano ba talaga nakalabas ng bansa si Guo, dito ay hindi pa tapos ang departamento. Katunayan, sisibakin na raw sa pwesto si Bureau of Immigration Commissioner Norman Tansingco. Nagkasunduro kami ng Pangulo. Papalitan siya. Oo. Kailan? If I were him, I'll resign already. Mag-resign na lang siya. Nakadagdag naman sa desisyong ito ay hindi rin umano kumbinsido ang DOJ sa mga paliwanag sa pag-selfie ng mga umaresto kay Guo sa Indonesia. Naniniwala sila na dapat talagang may malaking apology at may managot dito. Samantala, pagdating naman kay dating Congressman Arnolfo Teves Jr., sabi ng DOJ, malapit na rin ang pag-uwi niya sa Pilipinas na isa rin siyang umanong fugitive of justice at designated terrorist pa. Sabi ni Remulla, inaasahan nilang sa loob ng isang buwan, mapapauwi na sa Pilipinas si Teves. Teves is coming home very soon. Malapit na. Andun lang ang Papa ngayon sa Timor-Leste. At expectation natin, within the month, uwi na si Teves. Samantala, Angelique, kani-kanina lang ay kinumpirma na rin ni PCO Secretary Cesar Chavez ang pagkakasibak sa pwesto ni BI Commissioner Norman Tansingco at mismong si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. nga ang nag-aproba nito. Angelique. Okay, maraming salamat sa iyo, Luisa Erispe.